Hello po. Good day to us all po. God bless us all. Season 17 po ng What is Written Truly Happen. Bali, part 7 na po to guys. Part 7. Baka malito ako. God bless us all po ulit. To God be the glory po ulit. Sana po sino magdadaanan ng content ko na to Sana po mapagtiyagaan nyo pong tapusin. Para po kahit papano maramdaman nyo po yung maliit kong motivation na kahit papano po, kahit konting-konti lang po, makapag-boost pa po ng faith natin sa ating Creator. To God be the glory po talaga kasi po nagtutuloy-tuloy pa pong makagawa ako ng mga contents na ganito. Kasi minsan po kasi minsan po kasi talaga guys, hindi din po natin maipaliwanag kung ano yung ibinubugso ng ating isip tsaka ng puso. Na minsan po mararamdaman natin kung guided talaga tayo ng Holy Spirit. Para po sa akin guys, mas pinupukusan ko po talaga yung mga motivation, yung mga contents na ganito, lalo na po kapag pumupunta ako sa ibang mga platform. Tapos may mga napapanood po ako talagang mga awareness po. Awareness din po sa mga buhay-buhay, sa mga bagay-bagay na pang-araw-araw nating ginagawa. Kagaya po ng mga kumakalat ngayon, marami pong mga taong parang wala na talagang takot. Wala nang pakundangan sa kapwa nila na ganun-ganun na lang nila lolokohin. Ganun-ganun na lang nila kukunan ng pera na pinagpaguran ng tao. Napakarami po guys, talaga pong nagkalat po sa bawat sulok ng mundong ito ang lahat ng uri ng klase ng tao. Kaya lagi po tayong humingi talaga ng proteksyon sa ating Panginoon. Kasi minsan po kahit po protektahan natin ang mga sino mang mahahalagang tao sa buhay natin, kulang po yung proteksyon natin. Hindi po natin magagampanan yung proteksyon kayang ibigay ng nasa itaas. Yan po paks na paks po yan. Bale, ito po part 7 na nga po ng season 17 ng What is Written Truly Happen. Basta kung ano man po yung nai-encounter natin, mga scammer, mga kung ano-anong kalamidad, kung ano-anong panglalamang ng kapwa-tao natin, sana po magpakatibay tayo, magpakatatag tayo. Kasi yung mga lumalabas po ngayong mga ginagawa ng mga taong wala nang kahabas-habas, wala nang katakot-takot na sa isang malayong-malayong lugar ay nakikita ng ating Panginoon ang ginagawa ng bawat isa sa atin. Kasi ano po yan, written po talaga yan guys, totoong-totoo po talaga na what is written truly happen. Kasi bakit po ba sumama ang tao? Kasi kaya po sumasama ang tao, nawawalan po siya ng alignment, nawawalan po siya ng angkla, ng trajectory sa ating Creator. Nawawala po yung pagmamahal at pagtitiwala niya na mayroon talagang isang dakilang Diyos na pwedeng magparusa dito sa katawan natin at dun sa nasa loob nito. Kasi hindi naman po talagang pagkamatay natin, tapos na . Sabi nga po, itinakda ng Panginoon na minsan ay mabuhay ang isang nilalang niya. At itinakda din po ng Panginoon na minsan siya ay mamamatay. Pagkatapos po nun ay ang paghatol. Yan po ay letra por letra, nakasulat po yan. Hindi ko na lang po matandaan kung anong verse yan. I-research nyo na lang po, nandyan po diyan sa love letter na ating Creator. Kung ang mga tao po talaga ngayong generation natin ay walang habas sa pagpatay, panglalamang ng kapwa, pananakit ng damdamin ng taong nagmamahal sa kanya, minsan mismong kaibigan, mismong kapamilya, kung ano-ano pong nababalitaan natin guys, yung anak pinatay yung nanay, yung anak binugbog yung nanay, yung tatay ni-rape yung anak. Sari-sari po guys, kasi po history repeats itself. Yung pong mga nangyayari ngayon, nangyari na rin po yan noong unang siglo. Paulit-ulit lang po. Kaya kung ilalagay po natin ang sarili natin sa kalagayan ng ating Panginoon, patang-pata na po siya.
Over-exhausted na po ang ating Panginoon. Kaya nga po nagtakda na talaga siya ng isang araw. Nahuhukuman niya talaga ang bawat nilalang niya. Hindi lang naman po masama ang huhukuman, pati po mabuti huhukuman. Mabuti at masama po, sabay pong bibigyan ng judgment ng ating Panginoon. Kasi yun pong mga mabubuti, siyempre po ang judgment na ibibigay sa kanila, ang verdict na ibibigay, ay yung pong talagang aalwa ng kanyang sitwasyon. Eh, sabi nga po nung iba, dito pa lang sa lupa, ibinibigay na yung verdict. Kaya lang, pagkatapos po nung buhay dito sa lupa, meron pa po talagang isang buhay Yun po yung walang katapusan. Yan po ay pax na pax. Tapos yun pong gumawa ng kasamaan, kasamaan din po ang aanihin niya. Sabi nga po, kung anong itinanim mo, yun ang iyong aanihin. Kung ano yung sungay na nasa'yo, yun ang sinusunong mo. Kung ano yung buntot mo, ayun ang hinihila mo. Hindi mo pwedeng hilahin yung buntot ng iba. Hindi mo pwedeng isunong yung sungay ng iba. Ganun po yan, guys. Sabi nga po kung anong ibinabato mo, yun din ang babalik sa'yo. Kung nagbabato ka ng pagmamahal at kabutihan, ayan din ang ibabalik sa'yo. Letra por letra, babalik yan sa'yo. Blessing to blessing, babalik yan sa'yo. Kung ano naman ang kasamaan, ang mga bad na ibinabato mo sa kahit kaninong tao ay puro bad din ang ibabato sa'yo, ang babalik sa'yo. So guys, yan po ay isang paalala lang po. Dito na po tayo sa content ko. Mag-ingat po tayong lahat, guys, kasi talaga pong kaiba na po talaga ang paligid. Powers po ng powers. Maraming pa po tayong makikitang mga masasamang pangyayari, mga masasamang Panginoorin dito sa mundong ito. Sana nga po samot dalangin ko matakot-takot po talaga yung mga taong walang habas sa paggawa ng kasakiman, ng kasamaan, ng kasalbahihan. Lahat na po ng uri ng kasamaan, lahat na po ng uri ng kasakiman ay ginawa ng isang tao. Nakakatakot po guys, sana nga po kasama tayong lahat itong mga nakakakita ng content ko na to. Sampu ng inyong mga pamilya, sana po kasama tayong lahat sa loloobi ng Panginoon na iangat pagdating po ng rapture, pagdating po ng matinding tribulation. To God be the glory po. Amen to that, guys. So, yun nga pong nangyari kay Lot at saka dun sa dalawang anak niya, pagkatapos po ng dilubyo na nangyari nung panahon ng unang siglo, nang sa Old Testament po yan, yun nga pong nung nakaligtas po si Lot at saka yung dalawa niyang anak na babae. Nai-relate ko na po ito, hindi ko lang po alam kung anong season, hindi ko na po matandaan kung season 10 o season 12. Basta nandyan lang po yan, kalkalin niyo po yung profile ko kung kaya niyo pong kalkalin. Nandyan lang po yan. Kasi akala po nung dalawang anak ni Lot, talagang wala ng tao, walang-wala na. Kasi parang sa bundok po sila nakarating Kasi pinatakbo po sila ng pinatakbo nung anghel. Sabi po nung anghel sa kanila, basta huwag kayong lilingon, tuloy-tuloy lang ang pagtakbo nyo. Dadaling kayo ng mga paa nyo dun sa ligtas na lugar. Hayaan nyo na kung anong nangyayari sa Sodom at Gomora. Basta huwag na huwag kayong lilingon. Nagkataon nga po, lumingon yung asawa ni Lot, yung babae. So, naging ano po kasi siya, naging para pong nag-alala siya dun sa, siguro po, sabi po sa dokumentaring na panood ko, nakasulat din po yan sa Holy Scripture na nag-alala po ang babaeng ito sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga relatives, tapos inalala din po niya yung mga material na bagay na naipundar nila ni Lot. Kasi si Lot po, kahit papano, pamangkin po yan ni Abraham, kahit papano may mga pag-aari po yan na kumbaga sa ano, na-inherit din po niya kay Abraham. Wala po tayong magagawa kasi ganun po talaga guys kapag masyado tayong nagwo-worry dun sa mga material na bagay ang kagantihan po sa atin hindi natin maipapaliwanag kasi nga po dapat po inuuna natin yung guidance ng Panginoon, yung kanyang pag-akay sa atin kasi aakayin po tayong kadalasan ng tao, doon din po sa hindi talaga magliligtas sa atin. Yun po, ikapapahamak din. Dapat po, ang wisdom po, ang katuwiran po ng tao, lagi pong may guided by the Holy Scripture, guided by the Word of God. Kasi para po hindi tayo malihis, para hindi po tayo maligaw. Sundan nyo pa po guys, thank you po for watching, and always remember guys, be steadfast in your faith to our Creator. God bless us all po. Amen. Sundan nyo pa po, may kasunod pa po.